I'm Angela and welcome back to my channel. For today's video, I will be sharing with you guys my nighttime skincare routine. So if you wanna know what are the products that I use, then please keep on watching. But before I start, disclaimer lang po, the products that I use may or may not work for you because we have different types of skin. I have normal to dry skin type, so minsan sobrang dry ng face ko, especially pag malamig yung panahon. Then minsan okay naman, and may mga times na nagbe-breakouts ako at nagkakaroon ako ng pimples. So, let's start. Okay, the first thing that I do, syempre, nagka-cleanse ako ng face. And ang ginagamit ko for now, itong Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Ang ginagamit ko talaga is yung sa Fresiderm. Yun kasi yung nirecommend and pinapagamit sa akin ng derma ko. But yun nga, nag-ECQ and until now, di pa rin ako nakakalabas para bumili sa clinic nila. But before ako mag-switch, Cetaphil naman yung ginagamit ko. So, ayan. Syempre, magbabasa muna ako ng face ko. This one is from Happy Skin. And speaking of cleansers, mas mainam if gagamit tayo ng mga mild or gentle na cleansers lang para iwas din sa irritation. Lalo na kapag meron tayong sensitive skin and kapag teenagers pa lang tayo like me. The next naman, after ko mag-cleanse ng face, nag-exfoliate ako. And ang ginagamit ko ay ito from St. Ives. Ito pa lang yung natatry kong pang scrub or pang scrub or pang exfoliate ng face. Kasi madaming good reviews yung St. Ives na apricot scrub. But ito yung pinili ko kasi sabi dito sa exfoliating factor niya, gentle lang siya. Ayan, dito yung makikita sa likod. So, nag-exfoliate ako once a week. Minsan, hindi pa. Pag lang na-feel ko na kailangan na ng skin ko exfoliate. Ganon. So, lalagyan lang ako dito sa long ko, nose. Sa damit ko. Kumuha ko ng ice and nag-ice ako ng face. Ito, ayan. Nirarub ko lang siya sa face ko. Ito yung dati ko pa talaga ginagawa. Minsan nga may mga nagtatanong sa akin, ano daw ba yung ginagamit sa mukha ko? Tapos sasabihin ko, yellow lang, ganun. Kasi yung eyes, nami-minimize niya yung appearance ng large pores na kung saan yun din yung problem ko dito sa nose area ko, yung mga pores ko talaga. So, if you have oily skin, yung mga may oily skin dyan, ay try nyo mag-rub or mag-i-massage yung eyes sa face nyo. Kasi yun nga, nami-minimize niya yung pores at nakokontrol niya yung sebum production sa face mo. And ito din yung isa sa way para magkaroon ka ng, you know, healthy glowy skin. Then second to the last step is moisturizer. Ang ginagamit ko ay ito, yung from Caris, yung M Plus nila. Ayan. And isa itong hashtag Raid Made Me Buy It na product. And masasabi ko na sobrang ganda talaga. And pangalawa ko na to at paubos na siya. So, yung moisturizer na to, meron siyang Centella Asiatica Leaf Extract na nagpo-provide ng moisturization and hydration sa skin na talaga namang yun yung need din ng skin ko. Siyempre, huwag natin kakalimutan yung leeg natin. Then last is itong lip balm.
Ang ginagamit kong lip balm is from Burt's Bees, yung Wild Cherry, ayan. Nagli-lip balm ako kasi sobrang dry din ng lips ko, lalo na nung pasukan, talagang pag nagli-lip tint ako and pag nagli-lipstick ako, sobrang dry niya and nagsusugat-sugat pa siya minsan. So, ayan, naglalagay ako ng lip balm. That's it guys, I'm done. But before I end this video, gusto ko lang mag-share sa inyo ng tips about skincare. So as you can see, tatlong products lang yung ginamit ko sa face ko because isa ako sa naniniwala sa kasabihang less is more. Lalo na pagdating sa skincare products na ginagamit ko sa face ko. Hindi lang ako makakasave ng money, kundi mape-prevent ko din yung pwedeng mangyari sa face ko, lalo na kapag may bad effects pala yung product na yon na mabibili ko. Also, use mild or gentle cleansers to avoid irritation sa face, moisturize, and maglagay tayo ng sunscreen every morning. And of course, huwag kakalimutan, uminom tayo ng maraming tubig araw-araw. That's all! Thank you guys for watching! Bye!